Alam niyo ba na merong September 5, 2022 nang ilabas ng broadcaster na si Percy Lapid sa kanyang online program na Lapid Fire. Ang video ng isang bahay at mga nakaparadang sasakyan doon sa isang exclusive subdivision sa Laguna. Sabi noon ni Lapid, ang bahay at sasakyan pagkamay-ari ng taong tinawag niya na Cinderella Man. Alam niyo ba na merong opisyal sa Department of Justice na tinaguri ang lalaking Cinderella? Yung kanyang bahay, mga kaibigan, dahil hindi kasya sa dami ng sasakyan, hindi magkakasya sa kanyang garahe, bumili siya ng isa pang malaking lote. Kaya ito, dapat ito isalang sa lifestyle check, ipasalang ni DOJ Secretary Crispin Boying Remulla. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, ang tinutukoy ni Lapid na Cinderella Man ay ang suspendidong Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. At ang storyang ito ni Lapid, ang siya raw mitya, kaya siya umulo ipinapatay ni Bantag. Si Percy Lapid nagpunta sa bahay niya sa Laguna. Yun yung pagkatapos na lumabas yung Cinderella Man ni Percy Lapid. That was the basis. September 17, nagsimula na yung plots. Nagsimula na lahat. Everything came into motion. Kaya makikita nyo, meron talagang just a string that ties everything together. Ayon kay Remulla, may mga nadiskubre raw ang mga investigador na nangyari noong Setyembre na magpapatibay. Sa kanilang paniniwalang si Bantag ang mastermind ng pagpatay kay Lapid. Nung nalaman ni Bantag, ni General Bantag, na andun si Percy Lapid sa Laguna, medyo nagalit at nawala na siya. He didn't anymore go back to Bilibid. He went back to Laguna. Hindi na siya umattend ng graduation. Because it's very significant because graduation ng University of Perpetual Health, andun lahat ng Board of Trustees niyan. They're all present. These are people who really are doing a great service to the National Penitentiary. Kasi they're providing college education to many of the inmates na who want to do it. Yung kanyang hindi pagbalik doon was a sign also that he was very mad. He was very, very livid about it. Pinag-aaralan na rin daw kung paano makakatulong sa kaso ang revelasyon ng sumukong gunman na si Joel Escorial, kaugnay sa bilin umano ng itinurong middleman na si Cristito Villamor Palanya na sabihing si Bantag ang nag-utos sa kanilang patayin si Lapid sa oras na siya ay mamatay. Sa frame of mind niya ni Villamor, sa kanyang reality na sa loob, alam niya yung katotohanan. So it will go into the frame of mind of the person who could not be a witness but who gave a dying declaration. Ngayon nakapaghain na ng reklamo laban kina Bantag at Jail Superintendent Ricardo Zulueta, kaugnay sa pagkamatay ni Percy Lapid, may hamon sa kanila si Remulla. Sumagot sila ng counter affidavit, wag sila sa media sasagot. Mag counter affidavit sila, yun ang proseso ng batas natin di ba? Igalang nila yung batas, walagad sila ng batas tapos ganyan sila magsalita, di ba? Walang drama-drama. Face it like a man. Ang pamilya naman ni Lapid hindi raw tututol na isailalim sa Witness Protection Program sina Bantag at Superintendent Ricardo Zulueta kung sabihin ng mga ito na may mas mataas pang taong nag-utos sa kanila para ipapatay si Lapid. Baka raw kasi kailangan ng safe haven ng mga suspendidong opisyal ng Bucor para sabihin kung ano ang kanilang nalalaman. Ang hinahanap ng pamilya mabasa sagot sa posibilidad na may iba pang mastermind sa pagpatay kay Percy Lapid. Hindi kami mag-object kung magkukwalify sila at magsasabi sila ng katotohanan. Kasi ang ultimate, kung para sa pamilya naman, ang ultimate goal namin is magkaroon ng justisya. Pero sa ngayon, sabi ng DOJ, wala pa naman daw indikasyong may ibang mastermind maliban kay Bantag. Wala ko nakikita pa. Wala ko affidavits to bear anybody. Sinabi rin ni Remulla na nakadagdag sa kredibilidad ng umaming gunman na si Joel Escorial ang report ng Anti-Money Laundering Council. Ito ang detalyadong report kung sino-sino ang nagdeposito ng kabuang 550,000 pesos sa bank account ni Escorial. May mga hinahanap pa raw sa mga nagdeposito ng pera. Nabasa ni Roy Mabasa ang report at sabi niya isang pribadong individual ang nagdeposito ng 300,000 pesos bilang pahuling bayad ng mapatay na si Lapid. Apparently may access siya sa mga PDLs at may access din siya sa Bucor. So we would like to know kung sino siya. Ang Philippine National Police nakahanda raw mag-deploy ng tracker teams kung kinakailangan. In the event na lumabas yung kanilang may warrant of arrest sila, definitely there will be tracker teams
to look for them. So far ngayon, sabi ko nga, lahat yan ay we are just monitoring, we are just validating mga informations kung nasaan sila. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido at John Consulta, nakatutok 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.